Nag-report ho sila sa atin ng breach, kabayan, 22,000 ho ng active wow. at inactive members ho nila, no? Ang nakuha daw po ang pangalan ng ang contact number at maging birthday nitong gender at birthday, sorry, no? Let me just clarify, pangalan, gender at birthday nitong mga members po nila, no? At hinihintay pa natin yung full report po nila dito sa bagay na ito, no? Ayon sa kanila ay meron na ho silang remedial measures na ginawa at meron pa ho silang kinasangkapan ho ngayon, no, ng mga cybersecurity experts so, na tagalabas, no, para po tingnan po ito. Pero sinusubaybayan po natin ito, titingnan din ho natin, ano, kung naging wasto rin ho ang pangangalaga ng SNR dito ho sa datos ho ng kanilang mga miyembro. Kasi yan ho'y nagdudulot, no, ng pangamba sa mga mamamayan, no, lalo na po at may mga financial information. Sinasabi naman po nila ay wala. Pero yan ho, again, i-verify ho natin yan, kabayan. Baka matakot ng mga tao, lalo tiyan ang uso ngayon after ng pandemic. Eh, ito nga ho, pati daw bangko ay 1 billion ang nawala noong 2020 lang. Iba pa ho yun. Yan nga ho, ano, yung phishing ho, yung, phishing, ho naman, ay phishing. Nakakawil ho yung mga tao ng dahil ho, through email. Oho, at akala mo ay totoo yung website na na pupuntahan mo, pag na-click mo, hihingin sa iyo ngayon yung bank account mo at yung password mo. So mamaya, i-disabled na. Ikaw na mismo ngayon ang hindi makapasok sa account mo, yung pala nililimas na nila. So nakakabahala ho itong report na yan ng ating mga bangko. Tayo naman po patuloy, ano, meron ho tayong yung mga data protection officers po ng bangko ay organisado po under the Data Privacy Council ng NPC at nagpapalitan po sila ng impormasyon tungkol dito. Isa nga pala, kabayan, no? Opo, opo. Kahapon din ay ito, no, ay nag-commit itong mga bawat isa, itong mga telco na ito na mag-share, no, ng threat intelligence dito sa mga natutuklasan nila sa kanilang sistema. So mahalaga yun, no? Kasi may kanya-kanya naman silang capability. So kapag nade-detect na sa isang telco, ay nabibigay na rin, napapasa na sa isa sa kabila yung impormasyon para nabablock po nila itong mga numero nito o maging yung mga websites, no, na nakakapanira. Ay paano ho yan? Habang parang lumalala na ito, bangko, malalaking supermarket, mga kababayan natin na bibiktima, ay ano po ang dapat gawin ngayon ng mga kababayan natin, pati mga negosyante? Mick, ang maliwanag ho yung obligasyon ng mga negosyante na pangalagaan po yung kanilang yung mga impormasyon, no, at meron ho itong katapat, no, na obligasyon, at kapag ho ito ay tulad ho niya, no, nagkaroon ng breach at meron ho kapabayaan, ay mananagot ho sila, no. Hindi na po pa pwede yung araw na kapag ho nahahack, eh sorry lamang, pasensya lamang. Tinitignan namin, ano, kung naghanda ba itong mga organizations na ito. Hindi naman po kasalanan na kabayan, di ba, ang ma-breach ka, no, or mahack ka, no. Kasalanan po ang maging pabaya, no. So minsan po, kahit may ginawa ka ng mga measures, no, ay napapasok ka pa. Kaya mahalaga po talaga na up to date, no, itong mga companies po natin sa mga latest threat na ito. Ginagawa po nila, kung malaki po ang database na ginagawa nyo, kailangan gastusan nyo ho yan, na kabayan. Lahat po, I'm sure, lahat po, pati po ang ABS-CBN, ang MM, alam ko po, no, dahil may data protection officer po kayo dyan, at batid po namin, ano, yung measures na ginagawa ho ninyo dyan, no, to protect the data of your customers. Ganun din po dapat sa lahat, no. Meron ho silang tinatalagang mga point person for data protection, no. Yun ho ang kailangan. Opo. At kailangan ho i-train ho nila yan, kailangan po mag-invest sila sa kanila hong mga security, dahil nga po iba na ho ang labanan ngayon. Ay, ang atin ho bang pamahalaan ay nakahanda din dyan dahil national security ang nakasalalay din po dito? Yes, so po, ang National Security Council po natin, headed by Chairperson Secretary Esperon po, ay very regular po, ano, ang pag-share po natin, ano, ng again, ng threat situation sa NSHAC po, no, may committee po yan. At ito nga po rin ay tatalakayin sa susunod na NSHAC meeting. Ito po mga nangyayari po na ito, no. At yung pong DICT rin natin ay nasa forefront po ng ating cyber protection, at meron po tayong cyber plan, no, na pinatutupad
At ito po, again, oh, naka-alarma po ito. At patuloy po yan, alam nyo, hindi lang masiguro batid ng mga mamamayan po Opo, natin, opo. 24/7 operation po, no? Yung pagpaprotekta lang po ng ating cyber border, ay yan po ay ginagawa po ng DICT 24/7. Thank you very much po, Commissioner, at salamat po. Thank you, kabayan.